Medyo ninenervous pa rin ako hanggang ngayon. Sana nga Lord, ito na yung trabaho para sa akin. Kasi buong buhay ko, hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko sa buhay. Well, alam ko na gusto ko ng pera. Lahat naman tayo gusto natin ng pera, diba? Lahat, kahit sino yata ang tao, walang hindi gusto ang pera, diba? Yun. And then yun nga, para kumita ng pera, kailangan magtrabaho, diba? Pero, syempre, minsan kailangan mo talagang mamili ng karir na gusto mo sa buhay, diba? Yung kung nasa ng pera, kung nasa ng magandang pera. Kung minsan, kung kinakailangan mo mag-aral, mag-aral, diba? Ayaw na ayaw ko talagang mag-aral noon kasi nga hindi ko alam kung ano talaga yung gusto ko sa buhay. Hindi ko alam kung ano yung karir ko na gusto sa buhay. Pagka-graduate ko ng high school, parang yun nga, napagtrabaho na ako. Ang dami ko na naging trabaho. Parang nawala na ako ng interest sa pag-aaral. And natakot ako talaga na mag-aral. Natakot ako na mag-aral dahil natakot ako na baka hindi ko maipasa yung schooling. Kasi nga, hindi naman ako ganun kagalingan sa... Yun ang tingin ko sa sarili ko. Napakababa ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ako kagalingan sa math, ganyan. Yun. Pero parang lahat naman tayo is, yun ang weakness talaga yung math, diba? Pero kahit paano naman, hindi naman ako yung talagang bobo talaga sa math, no? Yun. Alam ko naman yung mga basics, diba? And then, kasi nga, nakatulong din yung pagiging kahera ko sa pagiging mabilis sa pera, kumbaga. Yun, talaga inaral ko pati yun talaga. Wala naman talaga na hindi pinag-aaralan sa buhay. Yun, lahat ay natutok yan. Lahat ang bagay ay natutok yan sa mundong ito. Walang madaling trabaho sa totoo lang. In-expect ko na yun sa buhay ko. Lahat ng mga naging trabaho ko sa buong buhay ko, lahat ay mahirap. Wala akong naging madaling trabaho. Ah, meron pala isa. Yun lang government job. Yun lang talaga yung naging trabaho ko na napakadali talaga. Ano siya? Talagang easy going lang talaga yung trabaho doon. Ang pinakamahirap lang doon is yung paggawa ng report. Pero talagang at saka yung machine, yung pagbabayad ng machine, yung pagbabayad ng customer. Medyo doon ako nalito pero talagang kailangan lang pag-aralan. Eh napag-aralan ko naman sa awa ng Diyos. Yun. Yun lang pinakamadali. And parang dumating ako sa punto ng buhay ko na parang naligaw ako. Hindi ko alam kung ano talaga yung gusto ko. Kaya naman, para akong nasa halos lahat ng maraming lugar. Naroon pumasok ako sa food industry, pumasok ako sa sales, pumasok ako sa housekeeping. Kasi nga, hindi ko alam kung ano gusto ko sa buhay. Basta ang alam ko, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng pera. Gusto ko ng pera. Yun. Basta kahit anong trabaho. Pero dahil nga naliligaw ako kung saan-saan na lang ako nabagsak, kung saan-saan na lang ako napapunta sa mga trabaho na hindi ko naman gusto. Well, lahat ng mga naging trabaho ko hindi ko gusto. Isa lang talagang nagustuhan ko. Yun. Pero yun nga, lahat naman dito sa mundong ito, wala tayong gusto talaga na magtrabaho. Sa totoo lang eh. Parang lahat naman tayo is ayaw magtrabaho, di ba? Yun din yung in-expect ko rin sa sarili ko. Yung tinanggap ko na rin sa sarili ko na ayaw ko magtrabaho pero kailangan. Pwede naman pero hindi ko na naman kakayanin na nasa bahay lamang ako dahil baka maloka ako dito sa bahay. Baka malagas ang buhok ko dito sa bahay. Yun. Kaya wag na lang. Mas gusto ko na magtrabaho. Ipon ng sarili kong pera. Magkaroon ng sarili kong pera. Kasi mas gusto ko may sarili akong pera. Yun. Ayoko naman na basta na lang akong umasa dito sa isa. Para sa akin, mas ang ganda pang magtrabaho na lang ako kaysa umasa ako sa kanya. Kasi magkano lang ang ibibigay nun sa akin. Baka mas malaki ba yung sasawarin ko kaysa bigay niya sa akin, di ba? Yun. Kaya, yun, mas maganda na yung ano. Tsaka wala pang magre-reklamo. Kung sarili kong pera, o di wala magre-reklamo sa akin. Sino magre-reklamo? Sarili ko. Ganun. Yes. Kasi yung mga lalaki, kahit sabihin pa nila na, oh, ako nang bahala sa lahat ng pangangailangan mo. Pero complaints naman, puro complaints yun. Sabi pa, nagbibiro lang daw. Birong totoo, ganun. Yan. Kaya talaga naman na naano ko sa sarili ko na magtrabaho. Magtrabaho all my life, ganyan. And then yun nga, sana ito na yung calling ko. Yan. Although natatakot ako kasi nga, hindi pa rin ako sure kung mapapasahan ko itong pag-aaral na ito. Siyempre, on clinical agad ako. Yes. Tatrabaho muna ako and then mag-aaral. Hindi ko alam kung kailan ako ipapadala sa school. Sila ang magsasabi noon.
So, maghihintay lang ako. Parang mag-ano lang ako. Going to the flow, ganyan. Kung anong sabihin sa akin na gagawin sa susunod, yun ang gagawin ko. Alam ko na itong trabaho na ibinigay nila sa akin, unang trabaho sa clinical nga, is kailangan doon ng basic life support license. So, kakailanganin ko nun. So, I'm sure mag-aaral ako nun. Hindi ko pa nga lang alam kung kailan. So, mauuna nga yung job training, kumbaga. And I'm excited and nervous at the same time. Nakita ko na yung ospital. Malaki yung ospital. Maniligaw talaga ako doon. Pero hindi pa ako doon magta-training. Magta-training ako sa kabilang ospital. Tapos pag natapos na siguro yung training, doon ako dinipat sa ospital na yun. Ang aking position doon is doon sa mga parang nakalimutan ko na kung anong tawag nila. Yung may mga problema sa mga tiyan. Tapos yung may mga alcoholic, ganyan, alcohol problem. Yun, parang may mga ganun. Nakalimutan ko na kung anong tawag. Hindi man siya... Wait. Hindi naman siya surgery. Nakalimutan ko na eh. Pagbalik ko, titignan ko yung building ko, anong pangalan. Nakalimutan ko na. Maganda daw kung sa pediatric ako mapunta eh. Kaso hindi ako napunta dun. Sa ibang department ako napunta. Or mapupunta dun nga sa alcohol problems issues, may stomach problem, dun ako pupunta. So yun, kaharapin ko na yung mga pros and cons, diba? Sinabi ko na lang sa sarili ko na kaya ko naman to, kakayanin ko to. Wala naman akong trabaho na hindi ko talaga kinaya. Lahat ng mga naging trabaho ko ay kinaya ko naman. Ang first step na natatandaan ko na gagawin ko is kailangan ko pag-aralan na kumuha ng vital signs, kailangan ko pag-aralan na kumuha ng, yung i-check yung blood sugar nila, tapos, parang mag-ano din ako na kukuha ng dugo eh. Hindi ko pa nararanasan yon, pero, mapag-aralan, Diyos ko, pag-aaralan ko yan. Wala akong hindi kakayanin, char. Pero I'm sure, merong mga time na iiyak ako, I'm sure, hindi may iwasan yan. Kasi meron akong trabaho na talaga nag-mental breakdown ako. Yun. Pero matagal na yun, nung unang dating ko dito, yun yung nag-mental breakdown ako. Nag-iyak-iyak talaga ako sa trabaho. Pero hindi naman nila kita. Sa ano na ako nag-iyak? Sa banyo. Yun, para wala makarinig sa akin. Siyempre, minsan mag-mental breakdown talaga tayo, diba? Kahit sino, kahit anong tatag mo, mag-mental breakdown ka talaga. Parang state of shock muna din yun, parang ganun eh. So yun, hopefully maganda yung pasahod talaga, shit. Yun ang hinihintay ko, yun ang excited ako na malaman kung magkano papasahod nila sa akin. So yeah, bye. Good luck to my journey.